Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako sa part ng Makati, dito lang sa barangay namin. Dahil dito sa barangay namin, mayroong ordinance na barangay pass. At may oras ang labas. Halimbawa, dahil nga may pasok ang mga ibang mga workers, lalong-lalo na yung mga BPO, may oras 8 a.m. hanggang 5 a.m. hanggang 8 a.m. Tapos 8 a.m. hanggang 10 a.m. ban, walang makakalabas. Tapos 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, or 10 a.m. to 2 p.m. pwedeng lumabas. Kaya ang oras ngayon ay 10 ng umaga at makakalabas ako. Nandito ako sa park sa may harap ng grocery na malapit sa amin. Titignan natin yung pila. Dahil dito, merong pila sa mga grocery. Ang unang makakapasok ay 20. Dahil nga sa social distancing. So ayan, tabit tayo. So ito, nakapila na. Okay naman yung social distancing. Nasa 1 meter. Ang haba na ng pila. Nandito. Tignan natin sa likod. Mahaba ito at isa ako sa pipila dito. Ah, okay. Okay yung social distancing. Mahaba na. So ito yung lugar namin, mga kabayan, dito sa may barangay Santa Cruz. So malapit lang ito sa bahay namin. So kaya hindi na ako lumalayo, lalong lalo na pag wala ng lockdown. Kompleto na, ayan ang CK's, McDonald's, KFC. Tapos dyan, Chow King. Sa bandang dulo, ayan na yung PRC. At may Jollibee doon. So magmula roon, malayo-layo na, iikot lang. Iikot ang pila dito sa tagliran. So dito ako pipila. So okay yung social distancing. Mahaba na, oh. So mag-aantay ako dito dahil kailangan natin i-stock. Dahil meron naman napapabalita na magsasara mga grocery. Ano yata tawag dito, twice a week magbubukas yung grocery. Dahil nga siksikan ayon sa balita. So layo na. Ang layo dito, ang layo na. So nasa ano na ito? Magmula doon sa entrance, nasa 300 meters na ito. So ito yung impact ng oras ng labas dito sa barangay namin. Dahil nga, sabi ko nga kanina, may oras yung labas. Ngayon, 10 a.m. hanggang 2 p.m. So magmula sa oras na yan, sabay-sabay lalabas. At sabay-sabay ding mawawala ang mga tao dito sa kalye pag oras ng ban. Ibig sabihin ng ban, kasama ng travel, lahat mga sasakyan dito sa barangay ay hindi makakalabas. So hanggang dito, layo. So dito, parang dikit-dikit. Hindi na tupad yung social distancing. So dito tayo pipila. So tingnan natin ang loob. Ito, malapit na ako sa entrance ng grocery. Ito pala may guide. Ayan, oh, sa mga social distancing. So 1 meter ito. Ganun. So ayan. Kung hindi mo mapapansin, ay hindi mo nga talaga masusunod katulad nito. So magmula rito. Ayan. Dapat andiyan ang kasunod mo. Ayan, tama si sir.
Ayan. Dapat ganyan. Magmula doon sa pinilahan ko kanina, ano na ito eh, nasa 25 meters magmula doon sa entrance. Nasa ano na ako, 45 minutes. 45 minutes yung inantay ko. So ando doon pa yung entrance. Dito sa pinakaharap ng grocery, ito may guide. So 1 meter talaga hanggang doon. So dito sa gilid, wala na. Dito sa pag after ng exit, so wala. Wala na rito. Ah, meron din, meron din. Ito. Ayan, yan, yan, yan. Meron, meron. Meron, hanggang dito. So, dito sa may parking area, wala na. Wala nang guide. Wala nang guide ng 1 meter social distancing. So, hanggang doon yan, no? Ito pinapakita ko sa inyo, isa itong grocery dito sa Makati. Hindi ko lang alam yung ibang part ng siyudad dito sa Metro Manila, yung mga grocery, meron din ganito. So, hindi ako maka-update sa ibang lugar. Hindi tayo makalabas eh. So, itong grocery, nag-provide ng electric fan para sa mga customer. Pero may power sa loob ah. So habang nakapila, ito. Ilang electric fan po ba yung ilalagay rito? Bali dalawa, sir. Bali dalawa. Dito lang sa tapat ng pinaka gilid ng grocery. O ayan, oo nga naman oh. Andun yung isa sa malapit sa entrance. Ito, nasa entrance na tayo. Isang oras. So ayan, bago kumuha nitong cart, dinidisinfect muna ng mga staff dito sa grocery. Kuya, ayan, nakikita kong dinidisinfect mo lahat. Tapos, ayun sa ilalim, nakita ko kayo na. So ito, na-disinfect na lahat ni Kuya bago ibigay sa mga mamimili. Ayan, maraming salamat Kuya. So ayan na. So ito na yung natapos na mag-grocery. At tayo naman ang iikot dito. So ito, tingnan dito sa loob, bago maka rating sa cashier, magmula rito, ito rin, meron ding guide ng mga social distancing. Ito, bago dumating ng cashier. So ito, meron talaga, meron guide. Sana lahat ng mall ganito. Lahat ng grocery. Pagkatapos ng pila sa labas, pila din dito sa loob bago makalabas. So, dobling pila. Ayun o. Pagdating dito, may distansya rin. So, lahat ng cashier ganito. Sir, good morning. So, ayon sa experience nyo rito before mag-lockdown saka ito, kung babasihan yung comparison noon saka ngayon, ilang doble ang nailabas yung na-stock dito sa grocery? Pagpalagyan natin, dati isa, ngayon? Dati isa, estimate ko ngayon, 5 times. 5 times? Mm. Ang labas ng market? Market, items. Yeah. Yung mga items sa mga mamimili. So naging halos 5 doble. Okay sir, maraming salamat. Ito. So ano may yung mabili? Yung mabili talaga? Ang mabibenta po ngayon, kurma dilata. Dilata? Mga noodles? Mga canned goods, noodles, mga biskuit. Biskuit. So sa palagay nyo, masusuportan nyo lahat ng stock na to? Hanggat may stock po, kaya po yan. Masusuportahan po natin yan. Kaya? Kaya po yan. Maraming salamat sir. So ito yung pinamili ko na lagi kong kinakain tuwing breakfast. Yung cereal na binibili ko ay naubos. Ito yung bread. Parang kinakapos. Napansin ko itong mga bread dito parang nagkakaubusan. Ano pa ba ang dahilan? Sa ano po, sa panic buying po. Gawa ng sa COVID po. Alam na natin may panic buying. Ibig sabihin, kumukulang dahil po ba sa delivery?
hindi naman ako nagkukulang. Talagang pag bumuhos ko yung tao, binukuntahan talaga po, may limit na po sila kada items na hindi po pwedeng pumapayaw. Ano ibig sabihin may limit? Sa mga ano po, tulad po sa mga alcohol, hanggang dalawa, sa tissue may limit per head po. Kasi hindi na ako pwedeng bulto-bulto eh. Paano ko malalaman na may limit? Halimbawa, dumamputa, ano ibig sabihin? Meron po silang nakaalagay na gabi. Ah! Ayan! Dahil pag sumubra, i-hold sa cashier. Tatanggalin. Opo. Hindi naman tumaas yung presyo. Hindi naman po. No, ganun pa rin po. Ganun pa rin. Okay sir, maraming salamat. Salamat din po sir. Yung gusto ko talagang bilihin, ay ubos na. Alcohol. Maaga pa daw, nagkaubusan na. So ito na, nandito na tayo sa may pilahan. So, dito tayo pipila sa may Wise Card or Elite Card. Eh, meron tayo noon, kaya dito tayo pipila at maiksi. Pero dito, so wala silang mga Elite Card. Pila sa labas, bago pumasok. Pila rin dito sa loob, bago lumabas. So, ayan, natapos tayo mag-grocery. Isang oras at kalahati. Ito yung pila. So ikutin natin ulit kung gaano kahaba ang pila. Kasi nag-umpisa tayo magpila rito 10:30. So ngayon pasado alas 12 na. So tignan natin hanggang sa likod. Mainit na mga kabayan, oh, ang haba. So yan hanggang doon. Tignan natin hanggang sa dulo. At ipapakita ko rin sa inyo kung saan ako nagpila kanina. So hanggang dito, nasusunod yung social distancing. Pero kuya, mahagang saan ang inaabot ng pila nito? Hanggang sa dulo kanina. Hanggang doon sa dulo? Bago magdulo sa'yo. Ah, okay. Pag umaga din. Pag umaga. So ngayon, alas 12 na ako. Kasi open ito 7 o'clock. 6 o'clock parang nakapila na sila.